Testing. Okay, magandang araw. Ako si Yu Eliserio. At ito ang gabay sa pagsulat ng unang kabanata ng thesis masterado para sa malikhaing pagsulat. Paumanhin sa special effects na naririnig nyo. Alam nyo naman na hindi kahusayan ang equipment na mayroon. Kahit ang mga guro, ito ay magandang paalala sa mga naniniwala na feasible ng online classrooms sa Pilipinas. So simulan natin itong lecture. Mahaba-haba ito at maraming paksa na papasadahan. So magsimula sa meron. Ang una kong sinasabi sa mga bagong mag-aaral ng malikhaing pagsulat, MA man o PhD, kapag kumukuha ng subjects at naghahanda ng mga papel, pinal na papel para sa mga subjects na yon, i-gear na tungo doon sa naiisip na magiging thesis or dissertation. Nang sa gayon, bagaman hindi naman lahat ng papel mo ay magagamit mo, meron ka lang simula. So, magsisimula tayo sa meron. Ikaw, manunulat ka, ilang taon ka na rin siguro nagsusulat, 4, 5, marami ka nang nasulat. So, yung ibang manunulat takot sa blankong papel, pero ikaw, nagsisimula ka sa hindi na blanko yung papel kasi marami ka nang sinulat dito. Halimbawa, yung naging disertasyon ko na mayorya ay bumubuo dun sa 4 na putok, paumanhin na madalas yung gagamitin yung sarili kong karanasan sa lecture na ito. Yung disertasyon kong salamin-salamin ay binubuo ng mga maikling kwentong na isulat ko mula 2003 hanggang 2010. 7 years. Pinakamaga yung Angelo C. Mabuti. Kung tinignan ko yung aking output sa 7 taon na yon, ang lumabas na tema, dominanting motif, ay karahasan, dahas. So mabuti na rin kasi gumawa ako ng papel tungkol sa dahas nung MA ko sa filosofiya. Kumbaga, parang si Domino, superpower niya, everything falls into place. Parang lahat ay naihanda na para sa akin na muli kong balikan ang aking mga gawa. Actually, nung ipabasa ko pa nga ito sa aking critic, si Sir Roland, ang sabi niya, huwag mo ilagay lahat. Ito yung bawas, dito sa dagdag bawas. Bagaman karamihan sa mga isinulat ko ay may kinalaman sa karahasan, at yun ang napili kong motif, binawasan ko pa yon hanggang sa ang natira na lang ay yung mga kwento ng patayan. So yung ibang uri ng karahasan ay tinanggal ko mula sa dissertation. Kunyari, sumulat ka ng 6 o 7 maikling kwento, at ang lumalabas na motif sa iyo ay ang iba't ibang institusyon ng lipunan bilang bilangguan. Kita mo, basa ka, meron kang eskwelahan bilang bilangguan, meron kang trabaho bilang bilangguan, meron kang family network bilang bilangguan. Kita mo, walang consumerism bilang bilangguan. So, yun yung idadagdag mo. Ano ba yung motif? So, nakasulat naman sa PowerPoint ko. Ito yung imahen o idea na lagi mong binabalikan. Consciously, ito pala yung obsession mo. Sa mga nagtatanong, merong ginagawang mall dito sa aming subdivision. Kaya ganyan ang ingay. Mga traktora yan, bulldozer, jackhammer. Ano ba ang maituturing na motif? Siguro mas magandang tanong, ano ba ang hindi maaaring ituring na motif? Sa madaling sabi, may flexibility ang salitang motif. Sa music, ito yung tunog na umulit-ulit, series ng tunog. Sa pagsusulat, maaari itong arketipo o tipo, maaari din itong imahen o kaya ay ideya. Halimbawa, kay Sir Omeng, ito ay paglalakbay sa kanyang disertasyon, yung figura ng lagalag, ang kanyang ginalugad, OFW, epic hero. Pareho naglalayag, naglalakbay, lagalag. Maaari din itong mas abstrakto, tulad ng ibibigay kong halimbawa mamaya. Siyempre, may mga kabaduyan, tulad ng kalayaan,
kalayaan, bayan, pag-ibig, hindi ko sinasabing masama ang kalayaan o hindi dapat nating ipagtanggol ang bayan. Sinasabi ko, kailangan ay umiwas sa gasga na pagturing sa mga paksang ito. Maaari, halimbawa, teknolohiya, yung panunuot ng teknolohiya sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagising mo, unang titignan mo, hindi asawa mo, kundi yung cellphone. Bago ka matulog, ang huli mong sisilayan ay Facebook. Maaari ding swerte o malas o yung ideya ng fortuna. Wala tayong loob. Ang mga bagay ay nangyayari sa atin. Maaari ding paghihimagsik sa iba't ibang paraan. Paghihimagsik ng guro. Paghihimagsik ng estudyante laban sa guro. Paghihimagsik ng hayop laban sa amo. Ano ng alaga laban sa amo. Paghihimagsik ng hayop laban sa hayop na tao itong kumain sa kanya. Buhay probinsya. Katanyagan. Yan ay ilan sa maaaring motif na iyo pa lang hindi namamalayang obsession. O, so yun ha, sinabi ko na, pwede naman yung bayan, pero kailangan may sarili kang perspektibo. Kailangan may kontribusyon ang iyong teorisasyon ng motif, lalo na kung disertasyon ang sinusulat mo. Tayo nga ay malikhaing mga manunulat, lumilikha dapat at hindi lang umuulit ng diskurso. Sa pagturing nitong motif na ito, ay kailangan critical at scholarly. So sa bahaging ito, iyon munang teorya, yung bahagi ng pagturing sa motif na theoretical ang ating pagbibigyang tuon at susunod na yung kasaysayang pampanitikan at pagkatapos ay yung paggalugad ng personal na batis. So hatiin natin, mahati tayo parang si Kaamado dito, pero huwag kayong magalala, magiging buo yan ulit. Hanin natin yung isang halimbawa, kunwari reliyon. Sa theoretical na perspektibo, maaari natin tanong, ano yung reliyon? Ano ang papel ng reliyon sa lipunan ng Pilipino? Ano ang kakaiba mong perspektibo sa reliyon? So ito ay, kumbaga, mas abstrakto, nasa realm ng ideas. Sa pangalawang anggulo, yung kasaysayang pampanitikan, ititrace mo yung reliyon mula pre-colonial nating panitikan hanggang kontemporanyong panitikan. Bubuo ka ng kasaysayan ng tradisyon na pumapaksa sa reliyon at i-emplot mo yung sarili mo doon. Sa isa, halimbawa, may dalawa sa reliyon. Ito daw ay simpleng pananampalataya, mga katulad ni Doray. At ganyan din, ito yung inaabuso ng mga fraile. Yung tinalakay ni Tasio yung purgatorio, yung sabi niya, yung kay Doray, maganda rin naman na naniniwala sa purgatorio kasi kadikit or kasama, may komunidad pa rin tayo sa mga nawala na. Ang hindi nga lang maganda ay kapag inaabuso ito ng mga fraile at ginagawang source of income. Iniimo blackmail to para bayaran mo muna sila bago ka bumili ng pagkain. So ito si Saint Agatha, ano? Ang patron saint ng breast cancer survivors. Ginawa ng mga Roman siya ay tinanggalan ng dibdib. Ito yung paradox. Bagaman abstrakto at nasa realm of ideas, ang pagtalakay ng theoretical na bahagi ng motif, kailangan mo pa rin idaan ito sa kwento. Di ba sa Noli, para kritikahin yung kagaguhan ng reliyon, pinaliwanag yung source ng pangalan ni Maria Clara, no? Kasi sina Kapitan Tiago, tatlo yung pinitisyon, pero si Mama Mary at siya kasi Santa Clara lang ang tumulong. Pag sinabi kong personal na kwento, hindi kailangan yung personal na kwento mo. Kapag halimbawa, tatalakayin mo yung Notre Dame. Ito ay abstraktong ideya para maging graspable. Maganda na tingnan mo o italakayin mo la sa personal na kwento ng isang nilalang. Hindi kailangan ikaw. Halimbawa, martyrdom. Ito, striking na imahin. Tatatak sa utak, uukit sa diwa mo. Ito ang kwento ni Santa Agatha na binunutan ng mga Romano na dibdib at hindi itinakwil ang kanyang pananampalataya sa harap ng torture at saka ng kamatayan. Yun ang martyrdom. Although, sabi nga nitong nabasa ko nito lang, yung mga ibang santo, no, sigurado kasi silang mabubuhay sila ulit, no? Dahil nga ito ay pilgrimage lang naman, sigurado sa early Christian martyrs na hindi ito ang tunay na mundo at nang mamatay ay hindi tunay na kamatayan. Kaya tunay ba silang martyr kung buo ang pananampalataya, ang loob, buo ang paniniwala nila na peking mundo lang naman itong mundo, itong City of Man, itong tunay na mundo ay yung City of God. Yung abstraktong ideya ng martyrdom ay maaari mong talakayin at yung tunay nga bang martyr, ang mga true believers,
kung hindi naman talaga sila naniniwala na mahalaga itong buhay o itong mundo na mawawala sa kanila. Bawa natin itong Panginoong Hesukristo natin. Huwag din namang maging anti-intellectual. Maaari tayong gumamit ng jargon. Ang iyong mga mambabasa ay mga guro at sila ay matalinong tao naman. Kailangan din syempre na scholarly ang fit. Tandaan natin ang mga footnote at sanggunian. Umango ng gatos mula sa kasaysayan. Itong teorisasyon ng iyong motif, ang pinaka mahusay na maari mong basahin para dito ay ang Passion and Revolution ni Ileto, na pinaghahalo yung personal na kwento ng mga ahente ng kasaysayan. Hindi ito yung mga dakilang tao, kung hindi yung mga nasa laylayan. At gayon din, ihinuhugpong niya ito sa kakaibang perspektibo sa yun na nga, pamagatong kanyang libro sa Pasyon at sa Revolusyon. E, kunin natin halimbawa ang konsepto ng Utopia. So, ito pala yung motif mo. Maaari itong maging baduy, kasing baduy ng kalayaan at ng bayan. Isang talado, bagaman masilimuot tayo, yung nuances ng ating argument ay ilalatag sa mga kabanata ng ating thesis, mahusay na maaaring mabuod ito sa isa o dalawang pangungusap. Halimbawa, kunyari ang konsepto mo ay, ang motif mo ay Utopia, maaari mong sabihin na umuusbong ang mga espasyo ng Utopia sa iba't ibang pagkakataon sa ilalim ng kapitalismo. Yung one sentence thesis. Bawa, meron kang maikling kwento, spa. Nung ulang mo sinulat, wala ka lamang pakialam tungkol sa Utopia eh. Nakaranas ka ng spa. Dumugo yung mukha mo nung sinubukan tanggalin yung blackheads mo. Gusto mo talaga gawa ng kwento. Mula sa perspektibo ng iyong motif, yung konsepto ng Utopia, maaari mong sabihin na ang spa ay lokasyon kung saan maaaring maglabas ng sama ng loob ang mga babae. Kung gayon, yung lokasyon ng spa ay nagsisilbing kritisismo sa mga lokasyon sa labas ng spa na hindi nakakapagsalita ang mga babae tungkol sa kanilang mga hinalakit. Maaari nating sabihin na kumbaga bitag yung Utopia, kasi sa pag-aanap ng mga espasyo ng Utopia sa ilalim ng mapang-aping lipunan, maaari mo sabihin na hindi naman pala kayo ganun kaapi kasi meron nga kayong utopian spaces eh. Pero maaari mong i-argue sa iyong thesis, dissertation, na imbis na yung defeatist na perspektibong yon, actually ang pinagtatanggol mo ay ang spa-ipikasyon ng mga hindi spa na lokasyon. Yung lahat yun galing lang sa pagdugo ng mukha mo, no? Nung nagpatanggal ka ng blackhead. Isa pa. So ito ay mula sa pelikula ni Nora, Andrea, paano ba maging ina? Syempre yung kwentong spot, yung kwentong ito ay hindi totoo. Bagaman na yung ginawa ko yung pamagat mula sa pelikula ni Nora, hindi ganito yung kwento ng pelikula. Sa paano ba maging ina na kwento mo, o kwento ng theoretical na yung imaginaryong thesis writer natin, yung bidang babae ay surrogate at kinontrata na maglabas ng anak o lumikha ng anak. Nang naramdaman niya na hindi naman siya inaalagaan ng kanyang mga customer, sinabi niya, papalaglag ko to. Ngayon, kung ito ay mahusay na maikling kwento, sapat na yung personal na naratibo at lumalapot na lamang yung kwento pag binigyan ito ng critical na pagbabasa. Sa kwento, yung surrogate binabayaran para magdala at lumikha ng sanggol. Sa natural na sitwasyon, kadalasan hindi binabayaran yung babae para magdala ng sanggol. Pag siya yung hindi surrogate, siya ay ina. Sa hindi pagbayad dun sa ina, hindi kinikilala ang kanyang kontribusyon, ang kanyang paggawa. Yung surrogate binabayaran, yung natural na nanay hindi binabayaran. Sa pagkumpara dun sa dalawang figura na ito, makikita na hindi natural yung natural na nanay. At ang paggawa ng sanggol ay tulad lang din ng ibang uri ng paggawa. Kung gayon, kinakailangan na merong karapatan bilang manggagawa ang natural na nanay, tulad ng pangangailangan na bigyan ng karapatan bilang manggagawa ang mga surrogate. At itong paggawa na ito, paggawang babae, feminine labor o female labor, ay isa sa mga pundasyon ng mapang-aping lipunan na mayroon tayo. Mapang-aping lipunan hindi lang dahil seksista, kundi dahil pinagsasamantalahan ito ang lakas paggawa ng mga natural na nanay at ng mga surrogate. Surrogate ay nasa posisyon para mag-agitate at mag-strike
para sa tamang sweldo bilang tornilyo sa makina ng reproduction. Okay, so ito yung point ko sa motif. Bagaman may connection ng paksa, yung dalawang kwento, yung spa, tsaka yung paano ba maging ina, magkaiba ang angulo ng dalawang maikling kwento. So magkaibang kwento sila. Ang isa ay tungkol sa babae nag-spa, ang isa naman ay tungkol sa babaeng surrogate. Pero sa konsepto ng utopia, ang iyong motif o ang motif ng ating imaginary writer, mailalagay mo sila sa iisang koleksyon. Tandaan din na nakakahumaling ang teorya at pwede mo naman talagang i-discuss iba't ibang aspekto ng teorya, ng motif na iyong napili. Hindi na kailangan matingkad ang representasyon nito sa iyong mga malikhaing gawa. So, huwag magamba. Hindi ibig sabihin ito, mauna yung teorya, tapos kwento. Hindi ito aplikasyon lamang. Yung isipin nyo, lahat na nagsusulat, may teorya. Yung iba hindi lang malay o hindi hayag, hindi lantad. Dibawa, sabi mo, ano ko, realistikong manunulat ako at hindi ko kinakahon sa teorya ang aking mga tauhan. Sila ay realistikong representasyon ng mga tao sa lipunan. Pero yun mismo, yung realismo ay teorya. Yung ideya na maaari kang magrepresenta ay teorya. At yung paniniwala na ang mga tao ay may personal na motibasyon at may logical na aksyon. Kumbaga, sinasabi mo kasi realistic, hindi caricature ang iyong mga kwento, no? Ayaw mo sa caricature. Pero gumagamit ka pa rin ng teorya. Nagsusulat ka pa rin mula sa nang tuntungan mo ay isang teorya ng partikular na psikolohiya. Ang teorya, pinapalakas ito ang katha. So, ang pagsusulat ay laro. At ang teorisasyon ng pagsusulat ay ang pagtukoy sa mga alituntunin ng laro. Gayun din sa teorisasyon, maaari mong mapunuan ang mga kakulangan ng iyong mga gawa. Sabi ni Tolentino, uto ang utopia. Baka sulat yan ang sulat ng sci-fi. Tapos, di mo alam, sa third world ka palang bansa. Kinakailangan kasi na may reflexivity ang mag-aaral ng malikhaing pagsulat. So kahit na hindi ka naniniwala sa ganito at ganyan, kailangan maaari mong debatihin sa utak mo at sa papel yung mga ideyang yon. At kung hindi mo magawang teorisa ang iyong motif, kumalam ka ng ibang motif. Baka mas maging produktibo kung ibang motif ang iyong angkinin. Alayunin natin sa pag-teorisa ay mapaalsa yung espesyal at bago sa iyong mga isinulat. Ako kasi mismo ay may fetish sa bago. Kaya tinuturin kong baduy. Halimbawa, yung kamatayan o yung kalayaan. Baduy kasi luma, gasgas. Unless i-theorize mo bilang bago. Ano ba yung bagong masasabi mo tungkol sa kamatayan? Ano yung special? Ano yung sa'yo lang? Pwede mo ituring na justification o legitimation ng iyong malikhaing gawa. Siyempre yung ibang mga puristang manunulat, no? Puristang alagad ng siling, sabihin nila, hindi ko kailangan i-justify ang aking pagsusulat. Susulat ako kasi gusto kong magsulat. Na valid din naman na point of view, pero isang teorya din. Yung rejection mo ng teorya ay teorya din. Mainam na alam mo yung wika ng teorya ng iyong motif. Yung motif ng iyong sinusulat. O, ito na naman tayo sa kabaduyan. Kailangan nga, special, di ba? Kailangan bago. So, limbawa, bayan. Bayan, ilang beses na ba natin narinig yan? Pero kay Lucero, ang bayan, nasa labas ng Maynila. Ayun, bago. Kasi, tingin natin, bayan. Ito, Tagalog. Sinabi natin yung revolusyon. Bonifacio, Rizal, Cavite, Bulacan. Pero may bayan sa labas ng Maynila. May bayan nga sa labas ng Pilipinas. Si Manzano, ang thesis niya sa Philippine Studies, sa karanasan ng seafarer. Mga Filipino sila, pero yung karanasan nila bilang mga Filipino ay may kakaibang danas. Karanasan, danas. Mga Filipino silang seafarers, pero yung Pilipinas nila ay, ano ba yun, dalaba nila habang nasa barko. O kunyari, ang paksa mo, ang motif mo, pasismo. Pero yung pasismo, bagaman syempre hindi natin sinasabi na ang pasismo ay tolerable at mabuting bagay. Pero sanay na tayo na ang pasismo ay tangke, ang pasismo ay secret police, pasismo ay wiretapping, ang pasismo ay baril. Pero yung internal na pasismo, ang pinag-isipan ni Deleuze, baka naman nililibog tayo ng pasismo. O nililibog tayo ng baril, nasa puso natin yung pasismo. O, limbawa, bakla. Kay Cabalfin, ang tinalakay niya sa papel niya, malabak lang espasyo. Limbawa niya dun yung flyover, ay overpass, footbridge na ngayon. Na meant to be, yung overpass, footbridge, daanan ng tao. Iyon yung kanyang dapat na role, na papel. Pero siya ay ginagawa natin mga Filipino bilang lokasyon kung saan ka pwede magbenta at bumili. Para sa kanya, malabak lang espasyo yun. Baka yun yung motif ng iyong
mga gawa, ano? Mga malabak lang espasyo sa iyong mga tula na walang gay characters doon sa iyong mga tula, pero gay spaces wala ang iyong tinatalakay at pinapaksa. Halimbawa, si Caroline Howe tungkol kay Edgar Reyes. Diba, si Julio Madjaga, ang problema niya, kapitalismo. Pinatay niya, Chino. Gumanon. May hibo ng rasismo, yung uri ng nasyonalismo na itinatayo, tinitindig, o ibinibida. At sa theoretical na perspektibong ito, lumalabas yung mayroon palang maaaring nasyonalismo na hindi rasista. Hindi ka na muna babaingatin yung binigay na halimbawa ni Howe ng alternatibong hindi rasistang nasyonalismo, yung mabaril. Sa konfrontasyon ni Howe kay Reyes, maaari natin ngayon tanongin sarili natin, meron ka ba ang ganitong blind spot? Kasi yung termino blind spot, disablis ng metaphor. Karahasan ang laging dulo ng iyong paghihimagsik. Walang binubuo. Diba ito yung kritisismo sa Agos sa Disyerto? Lagi na lang patayan yung dulo. Baka puro santo ang iyong mga aping tauhan. So ito nga, diba, sinasabi mo, realistic ang manunulat. Baka hindi realistic kasi right nilang lahat. Hindi rin convincing sa mambabasa. Baka simplistico yung wika mo. So iba yung simplistico sa simple. Spoon feeding, diba? Iniiwasan natin yon. Yung panitikan bilang ATM, instant pancit canton. Diba sa kapitalismo kasi, kailangan frictionless para gasta ka ng gasta. Walang mambabasa sa'yo kung mahirap tong basahin. Kasi ikaw ay commodity, binibenta mo. Kaya nga wala ka ring opinion na kontra sa mamimili. Kasi baka walang bumili sa'yo. Ganyan din, yung mismong konsepto ng panitikan bilang commodity o yung mismong yung struktura ng mga bagay na binibili, pribadong pag-aari, hindi mo na ko-question. Kasi nga, simplistic ko yung wika mo. Yung pagsusulat ay paggawa. Labor, revelasyon. At kung ayaw mong bitiwan, at least preemptively, pwede mong ipagtanggol. Okay lang ang simplistic kong wika kasi nasa kalagitnaan tayo ng digmaan laban sa pasis. Okay lang na puro santo ang mga apig tauhan kasi kinakailangan nating ibida ang mga apig. At okay lang ang endorsement ng karahasan kasi hindi isusuko ng mga nasa kapangyarihan ang kadalang kapangyarihan sa payapang paraan. Isang tip, saaling humaling na humaling ka sa pagsulat mo, pili ka nung manunulat na hawig sa'yo yung pagsulat, pero siguro sa personal na dahilan, ayaw mo sa mga gawa niya. And then yun yung subukan mong wasakin. At sa pagwasak mo sa kanya, mapapatingkad mo kung bakit siya karapat-dapat na wasakin, pero yung sayo, nakahawig sa kanya, ay hindi at dapat pang ang ikampyon. Iyon ang motif sa perspektibo ng teorya. Ito na naman yung libro ko. Okay, so itong Tukol sa Aso ay hindi na produkto ng thesis or dissertation. Pero siya pa rin ay binigyan ng special na editing ng kaibigan kong si Chuck Berry Pascual. Yung mga kwento ay in-arrange niya bilang pakikipagdialogo ko bilang manunulat ng maikling kwento sa Panitikang Pilipino. Mula sa pre-colonial na panitikan, kwentong bayan, papunta kay Rizal, papunta sa kontemporanyong lipunan, at may hibo pa ng kanabukas. Ito nga palang si Pascual, maligayang pagsulat din yung disertasyon niya, ang kanyang motif ay tagalabas. So ano ba yung tagalabas sa pelikula ni John O'Gibb? May mga taong labas ang puwet. Pero taong labas natin ay mga rebelde, bandido. Yung tagalabas ni Pascual ay yung figura ng gay. Nasa loob. Kasi gitna uri. Intelektual. Pero nasa labas pa rin. Kasi hindi katanggap-tanggap sa patriarchal at heteronormatibong lipunan. Iyon yung paradox. Tagalabas siya, pero nasa loob. Nasa loob siya, pero tagalabas. Baka, iyong motif mo ay paradoxical din. Pumunta naman tayo ngayon sa kasaysayang pampanitikan. Ngayon, teorisa mo na ang iyong motif. Ngayon naman, itatanghal mo ang iyong karunungan tungkol sa kasaysayan ng panitikang Filipino. Huwag mag-alala, sa teorisasyon, kailangan humugot mula sa lahat ng genre. Ibig sabihin, kung may tula, tumatalakay sa utopia, mainam na madiscuss mo yung tulang yun. Pero dito sa kasaysayang pampanitikan, kunyari ka ang susulat mo ay nobela o ang susulat mo ay maikling kwento, maaari ka mag-concentrate na lang sa kasaysayan ng maikling kwento sa Pilipinas, maaari ka mag-concentrate na lang sa kasaysayan ng nobela sa Pilipinas. Pero syempre, hindi ibig sabihin kung tula naman ang susulat mo, kasaysayan ng tula. Kung koleksyon ng tula ang thesis mo, kailangan sumulat ka ng kasaysayan ng tula. Mainam dito na alam mo yung mga sources. Halimbawa, kung Makata ka, kailangan nabasa mo yung Tagalog poetry ni Lumbera. Kung nobela ang isusulat mo, kailangan nabasa mo yung Origins and Rise of the Filipino Novel ni Mohares. Pag kasaysayan, meron tayong
maling impresyon, stereotype doon sa disiplina na na-spill over o binabanggit ang kasaysayang pampanitikan. Pero tandaan, hindi listahan ng datos ang kasaysayan. Pwede nga natin itong tignan bilang isang kwento. At kung wala kang matagpuan, pwede kang mag-imbento. Ang nangyayari, pag nagsusulat ka ng kasaysayang pampanitikan para sa thesis mo, gumagawa ka ng canon. Maaari mong atakihin ito mula sa iba't ibang anggulo. Halimbawa, sa usapin ng estilo. So, ikaw ay nobilista. Sinasabi mo, ang mga nobelang Pilipino ay syadong mabigat sa puso, mabigat sa loob. Ang gusto mo, light yung approach. Yung bang ang mga pangungusap mo ay tumatalon mula sa pahina. Gusto mo magsulat ng page turner. So, sino ang mga autor sa kasaysayan ng nobelang Pilipino na ganun din, na light din? Pwede rin naman mula sa anggulo ng genre. Di ba yung genre kasi ay sa panitikan, may tula, may maikling kwento, may nobela, may dula. Sa mga genre ng iyon, may genre din. Horror, social realist, love stories. Pag anggulo ng genre, pwede mong galugarin, i-trace yung genealogy ng maikling kwentong horror sa Pilipino. Kaya, ang mga sinusulat mo ay allegorical. Sino-sino yung allegorical din? Minsan, yung kasaysayan na sinusulat mo, maaaring kasaysayan ng bad models, ng maling uri ng representasyon. At ipinuposisyon mo ang sarili mo bilang corrective doon sa kasaysayan na yun. Halimbawa, ang bida mo sa nobela mo ay babae. Pagkatapos, sa kasaysayan mo na ng belang Filipino, itrace mo yung mga stereotypical na representasyon. Ititrace mo yung mga nobilistang Filipino na mali-mali sa representasyon ng babae. Diba, simulan natin kay Rizal. Yung sisa niya ay kawawang-kawawa sa kabanata na sisa. Pati sa kabanata na Basilio, kawawang-kawawa. Ayun, nabaliw tuloy. Pero yung bida mo, siya yung kontra-sisa. Siya yung hindi binabaliw ng patriarchal na lipunan ng Filipino. So, maganda na yung canon mo. Sa pagbuo ng canon, minamarkahan mo din yung pwesto ng mga kaaway mo. Siguro by now, obvious na pag binanggit kong kasaysayan, pag binanggit ko yung salitang kasaysayan, ito ay hindi natatagpuan kung hindi nililigha. Sa akin, mainam na mag-expel ka mula sa iyong canon, mula sa iyong kasaysayang pampanitikan. Kung ang kwentong hinahabi mo ay puro. Si Lucero may counter history. Sinasabi kasi, walang figura ng malakas na babae sa panitikang Filipino. Pero nung ginalugad niya yung pre-colonial na panitikan, ba ang dami? Sa ganong naratibo, kung ganon yung naratibo mo, pwede mong gawin na ikaw yung muling pag-usbong ng tinabunan na tradisyon ng blank sa panitikang Filipino mula pre-colonial, nakabida, tinabunan noong panahon ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyalismo at ngayon na neo-colonial ang ating sitwasyon, muling umuusbong. Yun ay isang uri ng kasaysayan. Kumbaga, paraiso, impyerno, resurrection. Maaari din naman na evolutionaryo ang iyong kasaysayan. Kunyari, nobela. Simula, romantiko. Tapos, naging realistiko. Pagdating sa'yo, hyper-realist o ultra-realist. Unang-una, mga hindi ka panipaniwalang tauhan at hindi ka panipaniwalang sitwasyon, banghay. Konting usad, kapanipaniwala, paniwalang tauhan, kapanipaniwalang sitwasyon. Sa simula, pinatay yung epic hero, nabuhay ulit. Sa gitna, pinatay yung bida, nanatiling patay. Pagdating sa'yo, namatay yung bida, hindi siya namatay dahil sa pangapin ng lipunan, kundi dahil sa sakit. Mas realistic, hindi heroic, hindi grand, kung hindi ordinary, pang araw-araw. Pag tinitignan mo ang kasaysayan bilang kwento, iwasan mo lang na maging masyadong clever o smart eh. Baka yung inakala mong bagong invento mo ay na-invento na pala. Makata ka, tapos gusto mong mangontra. So dun kay Almario may balagtasismo versus modernismo. Ikaw, gusto mong tawagin yung mga tula mo, neo-balagtasismo. Kaso dun sa framework ng librong yon, baka modernismo lang din yung sinusulat mo. Sa pagsusulat ng kasaysayang pampanitikan, nakikita natin ang silbi ng teorya. Iyon nga yung petisismo ko para sa bago eh. Dahil nga may canon, madalas binabalikan natin yung pare-parehong gawa na rin. Na hindi masama. Tulad nga na sinabi ko, dapat nabasa yung libro ni Lumbera, nabasa yung libro ni Mohares. Pero gayon din, baka merong mga tekstong hindi napapansin, pero may kabatiran na maaring ihatid sa atin. Lahat na lang, puro noli. Feely, ang jump off point. Baka pwede mong isama sa kasaysayan mo yung makamisa na hindi nalathalang nobela ni Rizal. May koconnect na, may hugpong natin to dun sa punto ni Lucero tungkol sa bayan sa labas ng Maynila. Baka merong kasaysayang pampanitikang Filipino sa labas ng Maynila. Para sa ganun, hindi na lang puro nga
si Diogracia Rosario, Agos sa Desierto, yung binabanggit mo dahil nagsusulat siya ng maikling kwento. Hindi sa masamang tao si Diogracia Rosario o ang mga Agos sa Desierto writers o ang mga manunulat. Pero kilala na kasi sila eh. Kaya mainam na bigyang diin yung ibang manunulat, lalo na yung nasa labas ng Maynila. Kasi sila din may kontribusyon sa panitikang Pilipino. At baka sa pananaliksik mo, makakita ka ng bago doon sa kinaligtaang mga manunulat. Baka kunwari, nagsusulat ka ng experimental na tula. Ang alam mo lang, si Aga at si Villa. Lagot, mainam talagang konsultahin dito yung koleksyon na inedit ni Damiana Eugenio, na isa rin sa pinakamahusay na literary critics sa Pilipinas. Yung bawa, kung babasahin mo yung legend, naka-arrange na yun eh. Ito yung mga alamat tungkol sa mga lalaking malakas. Basahin mo yung riddles. Kunyari, erotikong tula ang paksa mo, ang sinusulat mo. Basahin mo yung riddles. Nakalista na doon saan mo matatagpuan yung mga bugtong tungkol sa genitals. Konting recap, ang motif ay imahen, sitwasyon, tipo ng tauhan o ideyang paulit-ulit mong binabalikan sa iyong mga gawa. Ang teorisasyon nito ay malaking bahagi ng iyong magiging poetika. Ang kasaysayang pampanitikan ay canon formation. Umabi ng kwento sa iyong presentasyon ng dato. Binuo natin muli si Kaamado dito. Pag natuklasan mo na yung motif ng iyong mga gawa, magkakaroon ng order, ng saysay, ng arrangement ang iyong mga obra. Sa teorisasyon mo naman ng motif na iyon, ikaw yung nagsisilbing kritiko ng iyong mga gawa. Tinitignan mo ito mula sa critical na lente. Samantala, sa pagkathamon ng kasaysayang pampanitikan, gumagawa ka ng espasyo doon sa tradisyon ng panitikang Pilipino kung saan ka poposisyon. Doon mo nilalagay ang sarili mo. Kung kulminasyon ka man ng isang tendensiya o di kaya'y huli sa isang mahabang listahan ng trahedya. So, pumunta na tayo dun sa third part ng inyong unang kabanata, ang personal na batis. Dito ang didiscuss mo yung mga librong binasa mo ang hindi ka pinipwersa. Ito yung mga manunulat na nag-e-enjoy kang basahin. Iba ito sa kasaysayang pampanitikan. Kunwari, nung bata ka, inasahan ka ng nanay mo ng fairy tale. O kaya, nung teenager ka, mahilig ka sa comic. O nabasa mo yung utos ng hari sa textbook, ginawa mo, hinahanap mo lahat ng libro ni Sir Jun, binasa mo lahat. Hindi naman sa hindi artificial, pero ito yung natural na kasaysayan ang pagbabasa. Pag pinagsama-sama natin to, itong motif, itong kasaysayang pampalitikan, itong personal na batis, ano ba yung nakikita nating layunin ng paglalahan ng mga kwentong ito, ng diskursong ito, na ipapaliwanag ang isinulat mo na siyang punto naman itong unang kabanata ng thesis mo, ng disertasyon mo. Bakit ba ganito itong maikling kwentong ito? Bakit ba ganito itong tulang ito? Ah, kasi ganito ang pagtingin niya sa panitikan. Ito ang pinagmumulan niyang tradisyon. Ito ang binasa niya sa formative years niya bilang manunulat. Nagkakaroon ng dalawang kwento. Yung kwento na isinasaad sa koleksyon mo at yung kwento ng koleksyon yon dun sa una mong kabanata. Kaya napupunta na tayo ngayon dun sa huling bahagi, yung pinakamahalaga, yung poetika mo. Ano ba yung poetika? Si Aristotle, siya'y nagsulat ng poetic. Sabi niya doon, ang dula ay cathartic value. Nakakaramdam tayo ng awa, tsaka takot, at napupurga yon sa proseso ng catharsis. Siyempre, hindi mandudula si Aristotle, bagaman siya ay manunulat. Ano ba yung bisa sa tingin mo ng iyong sinusulat? Meron nga ba itong bisa? O ang tingin mo sa pagsusulat mo ay paglalaro lang? Mga valid na punto de vista ito kung may gagawa mong maipaliwanag. Sa poetics mo, maaari mong usigin ibang pagpapakahulugan sa panitikan ng ibang autor, ibang manunulat, kaparehong man ang genre o hindi. Iba yung iba, formalista. Ayaw nila na prioridad yung nilalaman. Yung iba naman, sinasabi nila, pag sinabi mong wala kang politika, yun ang politika mo. Dalawang perspektibo. Marami pang ibang perspective. Kumbaga, ituring mo to bilang agham ng panitikan. Pwede rin agham ng ganda. Ano ba yung magandang tula? Magandang tula ba pag walang tugmat-sukat? Magandang tula ba pag walang ibig sabihin? Ito yung tinatawag ni Serene na WIS. W-I-S. Walang ibig. Pwede mong atakihin yung ideya ng representasyon na banggit ko kanina.
Pwede mo sabihin, yung kunyari, pipicturan mo yung mansanas. Sa ordinaryong tao, yung mansanas, mas mahalaga dun sa picture ng mansanas. Pero para sa photographer, baka magkapantay sila. Baka nga, mas mahalaga yung picture ng mansanas dun sa mansanas. Kunwari, ang sinusulat mo, found poet, o kaya plagiarist ka, pero sa pagnanakaw mo, binabago mo yung kahulugan ng mga linya. O kaya yung mga tula mo, salin lang pala ng mga pop songs mula sa Estados Unidos. Pero sa akto ng pagsasalin, nagbabago yung kahulugan nila. Hindi kailangan pangkalahatang teorya ng panitikan ang poetic. Maari din na particular na genre lang. Nyari, poetika ng elehiya. O kaya, poetika ng nobelang krimen, crime novel. Kumikitid. May pronouncements ka tungkol sa tula, pero sa particular na anyo lamang ng elehiya. May pronouncements ka tungkol sa nobela para lang sa crime novel. Balik tayo sa mansanas. Paano nga ba naging mas mahalaga ang picture ng mansanas sa mansanas mismo? Pero iyon na nga, ang mga isinulat mo, hindi naman sila totoo o tunay. Pero pinagbuhusan mo ng oras, ng pagod, na panaginipan mo pa nga eh. At sa pagsusulat ng thesis masterado o disertasyon, mas lalo mo pang pag-iisipan, mas lalo mo pang pagbubuhusan ng panahon. Hindi lang dahil may iba silang silbi o may kinukomunika ka, kundi dahil sa mundong ito ng pang-aapi at pagdurusa, kasama mong umiiral ang mga isinulat mo, kasama mo ang panitikan.